Speaking of pandemic, eto, ang kabataan ngayon ay hindi pa rin na humihinto sa pagtuklas at paggamit ng kanilang mga lakas, ng mga tinig nila, ang kanilang mga boses para sa advokasya. Pupunta na tayo sa ating Believe Kami Sa'yo with our special guest for today. Siyempre, isa itong kasama namin sa Certified Voice Artist Program. At siya rin ay isang product designer at independent nga yung kanyang anong tawag dyan, classification. No? Hindi ko alam kung anong mga organizations pa ang nasa loob ng pagkaka-independent ito. Kasi may sinasalian naman siyang mga, may binubuo din siyang mga movements at mga organizations. But let's learn about Carco, our Believe Kami Sa'yo guest for this week, May 15, 2021. Let's all welcome again, Carco. Great day! Ayan. Hello. Hi, welcome, Carl. Ayan. Welcome. Mag-welcome ako sa'yo. Pero okay ba yung audio ko? Visuals? Ayan, okay naman, yeah. Carl. Ayan. Okay. Wow, ah. Okay. Of course. Eto na. Huwag na natin patagalin pa, no? I think you have prepared PowerPoint presentation pala. Ay, ang ganda ng title, ah. Kim, The Art of Trying. Yes. The Art of Trying. Yes, ka. Yeah, yun yung major. In fact, yun yung isa sa major philosophy ko talaga. Pero let's keep this conversational, di ba? Hindi nga puro blabber, blabber, yada, 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 yada. Let's also poke some fun sa presentation ko. So, para magiging worthwhile ang time ng mga viewers natin dito, of course, gusto kong mag-instill ng isang lesson sa kanila. So, enter the art of trying. Hi, ako pala si Carl ko, and ako si Carl ko. Tao po ako. Galing po ako sa Earth. Salamat. Yeah. So, ang following slides po dito ay kung paano in-represent ko ang Philippines. Sorry pala kung medyo mahina yung Tagalog ko dahil Cebuano po ako. And, it's fine. Yeah, medyo nag-struggle ako sa Tagalog. In fact, ang Filipino yung lowest grade ko. Sorry, Mr. Rizal. Nako! Okay. English. Pwede English. Ay, hindi. Okay lang. Let's make it natural. Sige. Tagalog. Let's go. So, ganun. Representing the Philippines. And yeah, if you want to learn more about me, you can always scan the QR code dito. And I'm not just a product designer, by the way. Hindi ako strictong, like, product designer talaga. Although yun yung pinaka-specialty ko, I am just someone who's looking for fun in every corner sa world. So, representing the Philippines, at first off, isa yung best memories ko ay during sa robotics ko. So, World Robotics Olympiad 2019 at Hungary. Uy, sayang, magpapag-guess sana ako kung anong flag to. Hungary, nakalagay na. Ay, sayang. So, Hungary. Ako lang yung Hungary. Kanina pa tayo. Dahil dyan sa TV ad ni Ate Kim. Ate Dice, Ate Dice. Ate Dice. Pero okay. Yeah, ganito. I, along with a lot of Philippine teams, represented the Philippines in Hungary. Sa Europe po. At yung picture na ito po ay sa Vienna. Dahil nagagalap kami bago nag-competition. At dito yung competition proper. Kita mo sa uniform namin, no? My Philippine robotics team. So yung robotics na category na sinalihan ko ay robotics soccer. So think of it as Lego. Alam niyo kung anong Lego, di ba? Tapos yes, may robotic na, Lego. Parts. Na. I need to know. Lego, yeah. So mayroong mga robotic parts and then yun, yung goal namin is soccer. Alam niyo naman kung anong soccer. Pero yeah, soccer. So spoiler lang, hindi, walang mga sipa-sipa. It's like sort of sundan mong bola at i-goal mo sa kanyang goal. So, yep, that's me. That's some of my friends. Okay. And under Felta Multimedia Organization, kay we brought the flag of the Philippines sa Europe. Galing Lapu-Lapu City, Cebu pala ako. Okay, I think I said that before na. Pero, yeah, major takeaways. Nakita namin si Ed Sheeran. Joke lang, hindi yan si Ed Sheeran. Ano sabi ko? Si Ed ba? I found the love. Kaya nga ba? Akala ko nga din siya. Parang local celebrity sa amin, marami nagpapa-picture dahil akala lagi nga, uy, si Ed Sheeran. Pero hindi, isa itong referee na. Isa itong Hungarian referee. At guess nyo, ano yung pinaka-favorite part ko sa Europe?
Kung makaka-guess kayo. Ano? Pagkain. Kasi Hungary ka doon. Hindi. Uy, masarap yung pagkain nila. Pero, mm-mm, wala lang ako picture do. Pero yung paborito ko ay yung kanal. Bakit? Yung kanal. Dahil dito lang, ito ay isa sa side sa kanal, yung lower left photo. Kung nakikita niyo, ang laki ng okay, ngiti ko dahil gusto ko talaga yung kanal. Na, pero, natin. You know why? Ang what kanal, you mean by is yung parang tunnel or drainage? Or drainage kanal. Kanal na drainage. Ah, okay. Mm, all these bridge okay leads there. Pero turns out na yung kanal nila is actually, sorry, walang picture ha, dahil limited yun na wala po yung photo sa Hungary. I mean, nasa isang computer. Pero yeah, ito ay sa isang side, ang art sa kanal ay maganda at parang hindi siya kanal, parang isang mini river kasi. Mural. Akalain nyo, sa kalinis yan, hindi na siya nagiging kanal. Nagiging mini river na siya. Yeah, that's why. And then, sa lower right photo po is yung mga kaibigan ko at makikita niyo yung glimpse sa mga robots namin. Yung Lego, yung yellow at blue. Oh. Yeah, isa yun sa mga robots namin. Don't worry, I'll show you a game later. So, okay, dito na. Let me share another screen po. So, ito yung expected usual game sa robotics namin. Sa robot soccer. Starring po iba, no? Robot soccer. Hindi pala sumisipa yung mga robot. Parang, anong tawag? May isang game. So, ano? Apple. Ano? Yeah, so nakikita na iba na. Ayan. Mm-hmm. Ayan yung video. Hindi so, pa nabibli. Ito po ay sa 2019, dahil 2019 po ako nag-represent at starring po dito ang Team Taiwan. Pero for the sake of the viewers, ipapakita ko lang kung paano, kung ano talaga ang laro ng robot soccer sa World Robotics Olympiad. So yeah, dito tayo. Let's watch tayo this. Video. Ayun, no? Eh mga kababayan, meron po nung nauuna po ng mga from Taiwan, meron po tayong mga robotics sa soccer. Nauuna po siya sa gilid. Nauuna sa gilid. Galing. See? So, parang dalawang robots. Ano yun? May striker. So, kayo nag-design ng robots? Yes, design at code. Build. Uy, mahirap yan ah. Sa amin, line tracing pa lang, nahirapan na kami. we tried pala. Hirap nga yan. Yes, we won last time. That's my first and last competition. Wow. Sa division ng naman namin. Hindi na kami nakabot ng national. Yung CSKS. Division. Okay na rin yun. Yeah. Like, we sort of scream talaga. Like, pagka laman namin na, uy, punta na kami Hungary, grabe. Tumalon ako at sumigaw. At the thing, great. Excited ka niyan eh. Yeah, like, you're supposed to be mature, pero of course, always be you. At meron akong funny story dito sa robotics. Sige. Dahil, let me go back to my slides, ha? Dahil, una sa lahat, ang school namin, sa division, kagaya ng sinabi ni Kuya Bryan, palagi kaming zero, as in bottom. Ay? Like, lahat ng game. At to think, nag-represent kami sa school namin out of entire Lapu-Lapu City, magka-contest. And then, first year, zero. Second year, zero. At sa third year naman, like, sabi ko, hindi ko na to gusto, ha? Palaging zero. It's like very shameful, ba? And so, what I did was, I lied. Ay? I said, BDO, we find ways. I said, ate, can I go join this category? I'm senior high school naman. Di ba senior high school is for robot soccer? So, ganun. Turns out nga, hindi lang pang senior high school talaga exclusive yung robot soccer. Yeah, so, legal. Ligtas. But the thing was, buti na lang, the thing was, binigyan lang kami ng 5 minutes to build and code yung robot namin para i-enter namin sa ganun na category. Mm-hmm. Yeah, 5 minutes. Like, think about it. 5 minutes to think of a strategy to code sa PC and then like, pero miraculously, dahil principal nga namin, nagagalit na. And then, but miraculously, we went in top 3. Like, sa division. Wow. Yeah. Top 3. Like, it's just like God-given talaga. So, paano nyo nagawa?
Oo nga, 5 minutes yun. Ano nangyari sa brains nyo in those 5 minutes? Crazier ko dun. Yeah, so, yung robot namin at first ay wala lang, nag-spin pala, nag-spin-spin lang ang robot at wala na to. And of course, the first few games we were destroyed. Ngunit, yun. Turns out nga nag-spin-spin ring around the rosy yung robot dahil may isang gear pala na hindi na-connect. So pagkatapos ng break time, yeah. Pero still, we performed bad, honestly. And then, ang nakaka-third place lang namin, like patungo nationals, para to make us qualify, to make our team qualify sa nationals, ay nakaka-own goal yung kalaban. So kami yung na-third place. At pumunta kami sa Manila, sa Fisher Mall. Oh, yeah. Yes. Pumunta kami sa Manila at of course, sa first try, pag grade 9 yun, wala kami, hindi, natalo kami. Pero pag grade 10, wala. Merong mentor, like parent sa isang robotics team talaga sa Cebu nga, who helped us out and reached out. So, kung familiar kayo sa, what's that? PPKIKD, PID control system, parang isang engineering topic na talaga. Yeah. Mm-hmm. So, tinuruan niya kami ng, let's say, very like advanced calculus and then, although yung basic concept lang, so, of course, we use the algorithm, tapos ginamit namin at pumunta kami sa nationals. Pero the thing was, sa nationals, during testing the day before, was like, uy, bakit ang hina ng robot namin? Like, palaging nagsistraight line. And turns out, we did something wrong, so, ganun, we had to study basically a concept of calculus overnight before the game proper. So, crash course ka kayo. Yeah, dahil sa mall, walang wifi eh. Sa hotel lang meron, kaya sa kagabi lang kami nakaka-study at nakaka-apply sa study namin. And, grabe yung intense. If only you were there. Grabe talaga. We went up Pero napagtagumpayan yun, no? We went up against Lazal and then a few other schools. Nakalimutan ko na, pero we also made friends there, of course. We weren't there just for the competition. Yeah, so shout out nila Gab and everyone else. And yeah, they also went to Hungary with us. So yeah, yun yung story sa robot soccer ko. And if you can share my screen. Oh, okay. Next up po is, I represented the Philippines. This is during Hungary na ha. For, do you guys know Overwatch? Like, isang laro? It's an international game. Hindi ako gamer. It's okay. I'll share screen ulit ha. So, ito yung Overwatch. Parang first-person shooter siya. Yan. Ay, sorry. It's made by Blizzard Entertainment. Ay! Yeah, yan pala yun. Game. Yeah, so. Para pala naglaro. It's a very famous game. It's a game. And then, as you can see, ang ganda ng art lang, diba? Mm-hmm. Yeah, yung art nila super ganda. And so, during... later na yan sa story. And so, there was this contest they held. And then, it was all about making an in-game map. Like, yung mapa para sa game ba? Mm-hmm. Yeah, and for that... Well, thank you po, Ate Jihan. Sabi na Ate Jihan, grabe si Carl, well-nourished brain. Wow. Pinapakain ng brain, well-nourished. Siya well-nourished. Gandang product placement moment nito. Joke. Sponsored by. Joke. Okay. Pero by Tubig, of course. Huh? Drink your water, guys. Stay hydrated. Tubig lang pa. Stay hydrated. And I'll touch on that later on. Meron din akong ginawa para sa water reminder. Pero for now, let's talk about Simala Sanctuary de Cebu. So Simala. Pwede po. Gusto ko makapunta dyan. Inom din ako. So, ito. Nakita niyo ba? Wow! Yun yung entry ko para sa Simala, para sa Overwatch Southeast Asia Map Competition Contest. Mm. And then, ito po, Simala. This is the Simala Church. And then, yung Santo Niño. At ginawa kong futuristic in the method of manipulation. Or in other terms, Photoshop. Ginawa ko to sa Photoshop. Yes, and kung gusto niyo, may process video ako kung paano ko ginawa and all. Pero meron ba dyan? Yeah, ano ba? Nasa YouTube? I'll share my screen right now. That's sorry, cool. Sorry, Kuya PapaLem. Palaging share screen.
Okay lang okay. Yan kasi parang matututo at ma-amaze yung mga kabataan, no? Diba? For your, with your talent, no? At saka, tingnan natin paano gumawa ang isang product designer na, ano yan, yung anong mga batanon karon? Yun ba yun? Spoiler, pero, if you wanna see how sorry, I made the preamble watch po, dito. Okay. I-large ready, screen natin siguro. Okay. Right. Ready, go. So, sa yan. Photoshop lang to at ginamit ko yung iba't ibang photos na nakikita ko online plus yung photo sa Simala. So nakita nyo, maginawa lang yes. Ang clouds at in-improve ko wow. Na lang yung design at wow. Tinerect ko yung color at ganun. Nagawa yung Simala Sanctuary de Cebu. At para sa art panza wow. Po yung frame na dito, yeah, ganun. Yun, that's how Simala Sanctuary was made. Like, isipin mo, galing dito. Galing dito. From this world. Galing sa mountains. Tapos, here. Yeah, nag-comment ng ating ano. May clouds. May clouds. Until nakita yung Simala Castle. Gusto ko lang tawagin castle. Castle. Yeah. Okay. Wow, Stig! Please. Sabi ni Ate G. Thank you, Ate G. Kayong parehas ni Ate G, Han. Kayo magaling. Ang gagaling na mga artists. Yes. No? Mga well-knowers ng mga brain ninyo. Mga well-knowers. Ang nagpapahala sa mga voiceover ng ano. Bagong voice name ko, no? Well-nourished voice. Well-nourished sige. Voice. Nag-voice sige. Ano siya. Sabi ni Ariza, ano, sabi niya, galing, hanggang paint lang ako eh. Uy, may paint 3D. Fairness. Before that po, so, even right now, ang magawa ko lang in terms of traditional art, ay stickman at crooked crooked pa. Yeah, that's interesting. Okay. Yeah, I can't draw traditionally. So hindi ka parang hindi ka nagdo-draw or nagse-sketch. No. Isa yung hindi ganun na artist. Iba yung focus pala ni ano. Ano tawag diyan? Ano Carl? Ito po is tawag po nito ang technique photo manipulation. Photo manipulation. At ang output na ito ay ginagawa ng mga environmental game artist, yung yes, kung yes. Naglalaro kayo, uh-huh. Tapos yung mga settings sa background, ganun. Yun yung sila yung ginagawa nila. Ganyan. Yeah, at goli. in-apply ko lang yung mahirap din yan, ha? Yeah, it is totoo actually 6 hours po ito. 6 hours? But there's a wow. Funny story kung bakit 6 hours lang. It's supposed to be more. Pero funny story later on, ha? Kapag bago okay. Ka dyan, hindi mo talaga siya magagawa. Oh, kapag bago ka dyan, 6 years. Charot. Actually. Yeah, so ginawa ko rin itong, yes? Yeah, amazed na amazed lang ako sa gawa. Thank you po very okay. Much. So, I also animated the photo para mas engaging talaga. Ayan, animation. Contest din ito. And yeah, I had to gain votes, so I had to always market ba. So one of the methods to entice them ay mag-animate ako. Mm-hmm. After so, Effects or hindi. I also use After Effects by the way. Pero I use this opportunity para to learn how to animate on Photoshop. At to be honest, parang similar lang sila sa After Effects. Pwede sa Photoshop? Yeah, this is yun yung ginagawa ko ngayon. Yung layers ng Photoshop. Wow. Sige nga. Ay, gusto namin ano yan. I love that. Yeah, so, gusto mo mag-VOTY? Gusto niya mag-VOTY. Alam na. Carl, I appoint you. No. Yeah, so, sige. I'll show you the final output, guys, ha. Go, sige. 3, 2, 1. So, yun. Export ko as JF. And then, ito pa yung output. Yeah. Parang simpleng animation lang. Medyo subtle lang. So, whoa. Ang nag-move ay yung clouds. Spaceship. Wow. At yung spaceship. Spaceship pala yun. Oo. Yung nasa dulo yun ito, no? Yeah. Parang nasa game din ako, ah. Oo nga. Overwatch is a really good game. As in, like, in fact, before ako pumunta sa StreamYard, naglaro ako. Talaga so, think of it this way na lang. Na Overwatch is Counter-Strike. Pero mayroong mga skills na kagaya ng Dota. So, hindi naman kasi ako nagdo-Dota din. Pag-ganun-ganun din ako eh. ML na Counter-Strike. Or kung sa mobile gamers, ML siya, pero yung skills ay ginagamit ng mga Call of Duty Mobile.
na players, ganun. So I hope that analogy makes sense. Nagsama-sama na ano pala yan. Yeah. Remix. Kaya may merong mga ito. Skills yung kada character. Pero moving on. Okay. Yeah, I was the only 16 years old ako noon, and then ang mga kalaban ko grabe yung mga legit nga environmental concept artist talaga, as in at sa Pilipinas dalawa lang kami nagrepresent out of all of Southeast Asia. And then the other guy was si Kuya Alben, ginawa niya yung Davao bilang isang map din, pero ang nanalo is ang Thailand and I won 6th place, and then maganda din yung mga prize. Secret, no, no joke. $200 worth of in-game credits lang po. Wow! Yeah. So, yung mga Warcraft, yung Diablo, mabibili ko kasi mayroon akong credits galing sa Blizzard. May credits ka na. Yeah. Naubos mo na ba? Ah, hindi pa. Parang gusto niya. Oh, wow, gabi! $15 yung na-spend ko. Dahil exclusive lang talaga para sa Blizzard na app game creators ba? Yeah. And okay. I'm waiting for another game. Yeah, so... Funny story. All of this was because of one Facebook post. Sige, yeah, kwento mo yan. That is going back to the art of trying. There's really no harm in trying talaga. Even if you're a newbie, if you see something, if you see an opportunity, which is parang isang core principle din ng CVAP, di ba? Always grab opportunities. So yun, even back then, I always grabbed the opportunity. And even Facebook, parang Facebook post lang to. Yeah, a Facebook post can grab it, can bring you to the moon talaga, to the sky, to the stars. But another funny thing is, noong unang pakita ko dito, March 30, di ba? Because this is the story yung bakit 6 hours. So, ganun, nakita ko at, okay, scroll lang ako dahil, wala akong chance dyan. Pero pag April 30, on the deadline mismo, parang may change of heart. Parang gusto kong sumali at mag-try. Kaya ginawa ko, from 6 p.m. to 12 a.m., yun yung ginawa ko. Marami akong ginawa. First, I tinry ko feature yung SMC side. Second, ay yung sa Korea dahil pumunta kami sa Korea. Pero hindi akong kontento eh. Kaya pinili ko yung Simala. And then, which is good. Kasi sa Cebu, di ba? Yeah, Cebu. And then like, it really signifies yung isa sa mga cultural aspects ng Cebu, which is yung being religious, and of course, finiture yung Simala Sanctuary. Antonio. Hopefully, na-increase yung economy dito Cebu. Oo nga. So, Carl, question ako about that. So, ito yung Simala na ginawa mo. Ito yung napanalunan mo ng 6th place? Yes. So, di ba, what if nag-decide ka way earlier, tsaka you had, what if you had more than 6 hours to prepare? Baka lang, no? Baka naka-higher place ka, no? Sumobo. So, importante, you grab the opportunity pa rin before the deadline. Yeah, that is true. Kaya nga, may point ka, ate. Pero I think during that time is merong yung science fair sa amin at mahilig ako sa research, kaya mas pinaski, I placed priority on that. Okay, priority. That's good din. Yeah. At least pero, na ano mo ang dalawa, na-try mo pa rin, di ba? At naka-please ka pa. Galing naman. So, pwede ka naman mag-try ulit. Have you ever thought of joining again? Hindi to yearly. Like, this is a event. Pero, yung parang ano lang pa-events ito. Parang may photo manipulation contest. Yeah, I will. Pero, the majority of the contest na sinasalihan ko right now is more of innovation, app development. Yung may mga pitching-pitching. Gumawa ka ng app at i-pitch mo. At yun yung next i-feature ko actually. This happened last Saturday. Mm-hmm. Moving on. Oh yeah. Proud sa'yo si GM. Don't Carl, I'm so proud. Pero I won't show the videos na lang. But yeah, I was featured on both ABS-CBN and GMA because of this. So like, it's really mind-blowing. It changed my perception in social media because, diba, typically we think of social media as detrimental, as a waste of time. Pero just like any other tool, when you use it well, you will reap the benefits talaga. So yeah, I was featured twice on GMA. Yes. I was interviewed by newspapers and then also on ABS-CBN. Yung katong yung batanon mga batanon karon batanon ta tapos the ABS yun yung sa ABS-CBN na feature. That's a regional show. Gumagang kay kanda.
Pero finally, let's go back to when I said I loved research. So, grade 7 ako, junior high school. Kakasali ko lang yung junior high school. At first time ako nakarinig ng science investigatory project. Did you guys try that? Yeah, meron din kami niyan before. Way before. Parang buhay ko ata yan since grade 4. Really? I wish that existed earlier. Pero pag grade 7 po siya na-introduce sa akin. Oh. And story time, yeah. Dahil sa category na sinalihan ko, dahil I'm into robotics. Right? I'm into robotics. So pag grade 7, gumawa ako ng concept lang good, na concept lang sa papers na smart trash can. At funny story, dahil walang ibang contestants sa robotics category, dahil bago to, pumunta ako sa originals na naman. Wow. Yeah. And ikaw then, yung kakaiba eh, no? Robot yung... yeah. Gamit ko yung, yeah, robot and concept and all. Ay, ikaw yun! Wala, kalaban pala kayo. Wala, ano to? Yung smart trash can yung na-feature sa'yo? Yes. Ng ABS-CBN? Smart trash can? Hindi. Hindi po na-feature. Ah, hindi na-feature? Oo. But I use smart trash can para as my innovation. I feel like iba yung kita mo, Kuya Bryan. But yeah, I think... Nakala ko ikaw yun, kaya nagulit ako. And sa grade 8 naman, let's go to for a tour sa Facebook page ko. So pag grade 8, I sumali ako sa isang contest ng Accenture para sa robotics pa rin, innovation. Mm-hmm. At ginamit ko yung entry ko sa SIP para magiging entry ko din sa contest ng Accenture. Ito ay isang solar tracker gawa ng Lego. Kung alam nyo, sa solar panel, dahil di ba yung solar panel na alam natin ay stationary lang. Mm-mm. So what if ang sun ay, what if the sun revolves? Di ba it will lose efficiency? Ah. So my young mind thought nga, it would be nice to let the solar panel follow it. Yeah, so let me show sunflower. Yeah, the name is actually sunflower. Pero ay! Oh, di ba? PapaLem. Ako talaga yung nag-coach sa kanya. Ano tayo, ang tawag dyan is heliotropism eh. Ayun. Yes. That's grabe. Right. Parang, you can be a teacher na, PapaLem, ah. Actually, I was. Teacher Papa. Ay, true. Teacher Lem na from now on. Huwag na, PapaLem na nga. Ano na nanonood mga sadyante ko dyan, joke lang yun. Yun mga heliotropism. Yeah. Ito po yung ginawa ko. Ayan. Yung robot ko. At I won first place po dito sa Accenture's na contest. Steam Robotics Cup. Yeah, yun yung pangalan ng contest. Bata mo pa din. Sensor yung kulay red, right? Yun sa may ilan. Actually, ang school namin ay may lack of sensor, so I had to compromise and ginamit ko dito yung mata-mata. Ultrasonic sensor ginawa ko na lang instead of yung color sensor dahil kulang ng materials. Pero we find ways talaga. Mata-mata. Not sponsored. Okay. If you're wondering kung ano yung sa likod dito, my achievement tracker lang ako. So, ignore that lang po. Aba, ha? Ito na kakalula, ha? Okay naman yan, di ba? Para mabalikan mo yung mga, journey mo ba? Dapat pala mag-achievement tracker, no? Parang sige, hindi pa yun achievements ko, eh. Parang hindi. Ginawa ko yun para enough yun na yung mga achievement. Ayan. Yeah, I created the achievement tracker so that I won't have a hard time with my CV na ba in the future, resume, CVs. Tama. Yeah, that's true. And then para immortal din ako in a sense. I'll be immortal in the internet. No? So, moving forward, grade 9 I did. What did I do? Grade 9 is dirty battery. Let's go back to my achievement tracker. Sorry, my bad. Let's go back to my achievement tracker. Ba talaga pag may achievement tracker, Kim at saka Bryan, no? Magawa nga yan talaga. Makagawa nga ng ganyan. Oo. Saan ginagawa yung mga? Para madali. Okay. So, Dirty Battery is a regional science fair. Naka-regional sulit ako. At, ganun. Ito dirty po yung Dirty Battery. Dirty. Yeah, dirty. Bakit dirty? Dahil ang battery dito ay galing sa soil. So, kinuha ko yung mga electrons sa soil at ginamit ko ng... Yeah, dito yung setup.
kung makita niyo dito, ito yung setup. It works with a variety of soils, loam, limestone, fine sand, pero the best yung loam in terms of current. So yeah, I loam. this battery, kaning yung mga half eggshell size ng battery mm-hmm. actually can power a light, and once I tried charging my phone and it charged. What? How long? How long bago ano, ma-full? At a slow rate. I did not actually test it out. I think that was the day before the contest, and then I had to sleep na. So I quickly untook it. I removed the charger from the phone because baka masira yung phone dahil hindi yung proper voltage at current. Yeah. So I did not make it last long, but I did make it charge enough to maybe plus 1%. It's slow dahil, of course, hindi ito best conductor. And pero syempre dyan din naman nanggagaling yung mga best designs, di ba? So have you ever Mr. Carl, have you ever applied, or is there someone who tapped you who made your designs into machines that is or have been used by let's say a certain community? No, actually as of now wala pa kasi ayang. I moved on from research to research na. Dahil I'm after the fun, actually. Like I said with my intro, I'm just somebody who's having fun with technology. Okay. Pero yeah, a few months later, I think someone from the outside country made an soil lamp. Mm-hmm. Yeah, so soil lamp. I think in a way, hindi mo connected din, yeah. Yeah, connected. That's an opportunity talaga when you do research to help other communities. So go lang. Yeah, and that's why I want to do research, guy. It really, apart from helping people, I mean, apart from getting to learn new stuff and having fun with new stuff, I could potentially help people. Just like potential energy, electricity. And, may tanong si Ariza, curious siya, kaka-inspire naman daw, sabi, anong current project mo po ngayon? I feel like since pandemic, mahirap mag-start ng kahit anong project related sa robotics kung walang equipment. Oh. That's what I'm having now. Yun yung next sa slides ko. Ay, wow. Okay. Timing. Timing. Ito muna. Galing na question yan. Gagana ba siya sa slap song? Ay, ganina ba ito si JMSG yan? Masyado to. Siguro. Ay, hindi kaya ng budget ng mga slap song kagaya namin. Robotic. Kailangan ng mga 70K. Char! Oo. 70K. Yeah, so, sige. As in my slides po, ito po yung latest innovation ko. Ito yung pinakabago, pero in terms of innovations that are helping like the world, the internet world right now is anong gusto niyo? Ito muna or yung innovation ko na ginawa na working right now? Dahil ito yung is parang project proposal pa kasi ito eh. And then mayroon akong innovation na nagwo-work na talaga. So let me stop sharing my screen for a bit. Ayan. Kasi baka interesado si Ariza yung sa ngayon na project. Let me share my entire screen, ha. Share ko yung screen ko. Sige. Nakasosyal naman kasi talaga itong entire screen na rin para hindi ka na masyado maglilipat-lipat. Mm-hmm. Yan. Product design. Interesting. So this is the actually pretty recent nito. I passed this last Thursday. Ang pangalan ng innovation ay the butterfly effect. Alam niyo ba kung ano ang the butterfly effect? When a flap of a butterfly can do a lot to the different side that of the world. That is it. Yes, that is it po. Thank you so much, Teacher Papa. Teacher Lem talaga. Sabi ni Carol. Teacher Lem. Yeah, so in-apply ko to in the context of humans. So with the little things we do, it will have significant impacts talaga. In this case, taking breaks from the computer or from your gadgets can have great impact against psychosomatic disorders or yung mga physical diseases na na-cause dahil sa mental stress natin. Yes? That's very timely. Grabe, oo nga. So, yung innovation na ito, meron siyang tatlong divisions. First is yung chatbot. Fit ko lang para mas makita. So, chatbot. So, the butterfly effect chatbot, ang ginagawa niya ay mag-remind sa'yo kung time na mag-inom ng tubig,
mag-stretching. Ay, galing. Or mag-take ng breath outside, you know, change of environment. Napas-dutch dahil, ako dito. Yeah. So, dahil isa talaga sa mga inaaway natin ngayon, me included, in fact, yun yung nag-spark sa idea, ay yung brain fog. Alam mo nyo ba yung brain fog? Dahil like, oh, grabe, dahil exposed ka, prolonged ang exposure mo sa PC, like, parang ang bigat na ng ulo. Parang cloudy na talaga. Yun, brain fog talaga. Yung drain, drained ka na. Yeah, drained. Oh. Malnourished na ang brain. Hindi na malnourished. Pero yeah, dahil okay, like, hindi na ka na productive, hindi na maganda yung mga gawa mo dahil it's a result of a non-well-nourished mind na. So, ganito, I made a chatbot in Discord. Ganda nga yan. Discord na. Uy, drink a glass of water. And yes, now that you mentioned sound effects, ang nakaka-effective dito dahil na-apply ko na po to sa work Discord namin dahil intern po ako sa isang company na pangalang Simf. Yeah, so na-incorporate po ito sa Discord namin. And then, ang nakaka-effective dito ay dahil every time my reminder, my sound effect. So, yun kasi, dapat ganun. Classical may alarm. So, yeah. Kung kapag, uy, my sound effect, parang nako-correlate na nilang, uy, dapat uminom ako ng tubig. Oo. At hindi nila nababasa, no? Apart from the auditory pop reminder, may visual din, actually. Like, merong pop-up din sa PC or sa phone na, uy, time to drink water. So, that way, hopefully, they will follow it talaga. This is a, hindi po ito intrusive dahil baka they will be annoyed and then uninstall or mute the bot. So, parang gentle prompts lang para uminom ng tubig. And it's up to the user. Ah. And then, yeah, okay, I coded naman this with Python. Yeah, sa PyCharm. And then, next up, ang pinaka-recent na installation sa Butterfly Effect ay yung FB Messenger chatbot. Parang Discord bot. Madali yan. Pero madali. Sa Messenger na. Sa Messenger lumalabas, no? Yeah. So, ito yung sample. Hey, time to drink some water. Go, 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 and sabi niya. Yeah, so my gifs na siya. And finally, yung pinaka-favorite ko ay ito. Browser extension. Browser extension. Yeah. Every time mag-hit ka ng new tab or dito, sample natin ha. Ah, X ko lang yung mga ibang links ko. Yeah. So, every new tab, my reminder. Wow! Kasi may, yun yung browser extension. Stay healthy, deep breaths, drink water. So, may GIF pa nga. As of now, tatlo lang po yung reminder nga na set ko. Ito ay yung pag-take ng deep breaths. Second ay yung pag-inom ng tubig. At finally, yung pag-exercise. And or stretching. Grabe naman yung exercise na yan. So, hindi po ako nakakapili ng anong GIF dahil ang code ko po ay connected sa Jiffy. Ah, okay. Jiffy. So, si Jiffy na so mismo yung dito. Yeah, nag-select. So, ang ginawa ko lang ay nagbigay lang ako ng code words. Tingnan natin dito. Nagbigay lang akong code words na drink water, exercise, water, deep breaths, at make sure natin na rating ay family friendly at ganun. Para tamang GIF lang yung lalabas, ha? Baka iba-iba, ha? Oh, si Mimi ang lalabas sa drink water. Ganun, family friendly. Na? May product placement na. Pero yeah, every new tab ay kakainom ka ng tubig. And kung gusto niyo i-download, I'll comment sige, link pwede sa download. Right. Iba naman kasi yung hinahanap na extension or ano, chatbot ni Mami Jihan, sabi niya, drink coffee ko reminder, please. Hoy! Bayaran mo yan. Yeah, pero... Ayan kasi yung mga ano namin. Ito po yung working nga app. Tingnan natin. Wow! Na innovation ko na working right now. So, ganun. Ito po yung the butterfly effect. Tapos madadownload mo na siya, no? Ang galing, ang ganda, oh. 0.5 megabyte lang siya, so it's not that heavy talaga. It's less than a megabyte, if such. Ganda yan. Yung parang, di ba, ngayon sa pandemic, no? And then, sa katoksikan ng ating setup,
Kasi mundo. Sa bahay yung iba work from home, no? Yeah, oo. Oh. Tapos mag-o-open ka ng tab, yun yung magre-remind sa'yo. Aside yeah, exactly, doon sa mga chatbots. Diba? Maganda pa rin na mga creations mo, it's available on platforms that are used by majority of the majority. Yung mga, freeware, I mean. Yes. Hindi siya hard naman. To access. Diba? Yeah, and then, ang gusto ko talaga dito is once you install, you can forget about it na. It will, you will then constantly be reminded na dahil you can auto, it's automated na. And then, like you've mentioned kanina, PapaLem, or if you've mentioned this, I mean, one key feature talaga dito is the new tab is unexpected. Dahil diba, sometimes we're so in the zone, hala, gawa ng proposals, and then, uy, oh pala, nakalimutan ko, I should take a break, ganon. So, tama. That's one of its major effectiveness sa app. Yes. Now, moving on. Moving on. Tayo sa, uy. So, moving forward, Teacher Lem, I'm gonna talk about dumb black waste. Isang mobile app innovation ko, wherein I still brought the Philippine flag dahil this contest was from Singapore International Foundation and Code for Asia. So, Climate Hack 2021. So, this is dumb that waste. So, again, the power of social media, the art of trying. So, I went ahead, I formed a team, and if nakikita nyo dito, this is the app I've made. Ah, sorry. So, kita nyo? Yes. Yeah, so, ito yung app na ginawa ko, and then, here's what it looks like on phone. So, wow. Very neat, no? Benta, OMG. Sabi ni Krisa, oh. Grabe. Yeah, William Harwell sa Marista. Idol. Essentially, yun yung job ng product designers. Mag-design ng app such that easy para sa users and then makakuha mo yung goal in the best and most, not necessarily beautiful dahil by product designer, maybe, kasi yung common misconception when we say product design, people go for the word design. So what they're thinking of is yung mga graphics designer, yung mga illustrators na after aesthetics. Pero as a product designer, what we do is we make sure the user accomplishes the goal na gi-promise sa app. For example, sa GrabFood is makakuha ng order in the most easy way possible. Convenient. Yeah. Yeah, so dump that way. So this is Dump That Ways. And then in one sentence lang po, Dump That Ways is an app that helps citizens mark and act on illegal dumps in their area. So what do I mean by that? So think weather forecast map. So, diba, weather forecast. Weather forecast. Pero instead of weather forecast, ay information about sa garbage. Like, dahil, diba, as users, we see in random areas mayroong mga illegal dumps. So that's what I want to tackle since all of us have phones and all of us have social media and we take pictures as Filipinos, we take selfies everywhere. So why not utilize that behavior as to our advantage? So how it works is first they see this photograph area, like there's a dump, there's an area with a dump, and like for example sa in the middle of a park, and like medyo hindi siya na type of dump nga makakuha mo at malagay mo sa pocket mo, yun yung parang bundle of dumps. So, what users can do na, instead of feeling guilty dahil wala silang ginawa at walk away lang sila, what they can do is they can photograph an area with illegal dump, and then ito yung usa sa actual interface mismo na, for example, mag-report ako, and then ito yung dump, and then they can, all they have to do now is just input like buttons lang for the dump. So it, for them to identify kung ano ang dump, there is a trash type guide. Pero yeah, essentially yun lang, magbigay sila ng information about the dump, and then finally they can share it on the map. Parang weather forecast talaga on the map, it will be marked, and then if they want to, makakagawa sila ng cleanups, yung mga get together para manglinis ng mga pwede dirty gathering places. Ng mga ano, no? Yeah. Pwedeng tumulong. But,
Yeah, pero that's just the secondary feature of the app. The main feature talaga is to provide data. Kaya what I'm thinking about, like sa proper application niya, is a government. Parang yeah. Para may dedicated para mas ma-mobilize din. Yeah, dahil we need to realize the value of data na talaga. Dahil the most effective solutions are the ones with like the most thought out of. And how do you plan effectively? You plan effectively if you have the right data. So what I'm thinking of is, thinking of the place I'm currently in, Lapu-Lapu City, there are a lot of dumps. So if I have people, or maybe not have people right now kay COVID, dahil COVID, pero maybe baka Okay lang. Baka makakagawa ng actual task force yung government para maki-clean up natin yung Lapu-Lapu. Dahil in the long run, pagkatapos ng COVID, anong meron, di ba? Meron paling climate change, meron pa rin threat ng trash and our trash dilemma. And then, think about it, directly after COVID, anong meron? Anong marami na trash? Di ba yung mga face masks? Masks. Yeah. Okay, even there was even reports in Lapu-Lapu City nga, syringes were in the sea, yung syringe, so like, grabe na talaga yung waste management. Illegal dumping. Yeah, so this is what I want to solve with Dump That Waste. Maganda yan, okay. No? And you are as a product designer, kailangan talaga, no, yung expertise mo dito. At nakita nga namin, ng cute-cute nga ng mga ginagawa mo. Oh. And more than that, syempre, ito yung advocacy mo, makakalikasan din, no? That's one of many. Illegal dump. One of many advocacies. Yun. Yes. So anyway, this is how you create a cleanup. Yes. Yeah. Mada-download ba yan? Mada-download ba yan siya sa app concept pa app po stores? Ito. I plan to... So this is the proposal, di ba? No? I see. Yes. This was my entry for the Climate Hack 2021. Ito yung entry ng team ko. Current entry mo. Which, yeah. Shout out love to my team ko. Sila Carl Ako. Mm. Si Nikki shout at out. Si Dodds. Nikki and Dodds. Hi. Ito pala yung jowa ko, si Nikki. Friends. Shout out. Ay, grabe. Si Nikki ang jowa mo. Hindi applicable yung moving on sa akin. Moving forward talaga. Moving forward talaga yung I sa'yo. Sa amin lang pala masakit. Kasi yun lang mamali. Oo, sa akin lang pala. Wala kasi si Bryan. Si Bryan ay oma. Nasa backstage. Yeah, so moving forward. Okay. Punta tayo sa pitching proper. Uy, bakit merong... Okay, pitching proper. May tumatawag sa telepon. Tumatawag si si Miss Nick. Uy. Miss Nick. Oo. Si Miss Nicky is mero pala yung tumawag. Ayan. But anyway, I have to cut you din naman. It's 5:34 naman. But I think maganda na itong this one. Yan. The next one that you will be presenting. And then later after that, we would love to hear some words of wisdom from Carl Kong. Wisdom! I'll try to. Sige, my funny story pala ako bago magtapos dito. Sige. Pero can I give 3 minutes? 3 minutes lang. Two to three minutes. That's fine. Okay. Sige, so punta tayo dito sa... This is Climate Hack, yung live event sa Saturday, di ba? May 8. And then, during the pitch proper... Tingnan natin. Oops, I think you're muted. Narinig niyo ba yan? Meron. Like, yes. Yeah. She said na I was muted. Like, before, this is the final presentation. And I was muted because I removed the USB sa mic ko and I used my controller dahil I was playing this game. good thing though that I fixed it directly. I realized of all days I was playing because of course I was having fun, pero punta pa ako sa boss level ng game ko. Nag-game ka pa ha? Nag-game pa before sa final pitch at ganun. Merong delay, pero of course after like 20 seconds na-solve na at yeah. The government today does not have... Ayun so, naka-pitch na, Dayan. Naka-pitch na ako. Like, it was saved by the bell, ganun. Yeah, so that was the pitch and that was the game. And
Yeah. It's Starcore representing the Philippines and hopefully inspiring the rest of other youth and even professionals. And that's me, Carlco. I'm a product designer, a junior dev, an ideator, and a distracted conveniator. I want to make things convenient for me, and but I'm always distracted. So that's me. Thanks for listening, guys and girls. I hope I have inspired you. Thank you, Olet. Bye bye for now. Yes, thank you so much, Carlco, no, for your wonderful presentation. And ang dami namin nalalaman, ha? Sa, for example, your ang tawag dyan, designation tuloy, your role in the society is your, as a product designer, at nagagamit mo ngayong talent mo for advocacy. Sin yung gusto namin may parating dito sa programa ito, programang ito? Use your skills, no, your talents, especially sa mabuti and for positive social change. All right, may babatiin ka pa bang ibang ano dyan, organization? Sige, go ka. Honestly, I would just like to thank my very supportive family, my very supportive friends, and soon in the future, future thinking, my coworkers in Google, because ultimately what I want to become talaga yes. is research and development sector sa emerging tech talaga. Yun yung ultimate career goal ko. But yeah, for now, I would like to thank my families, my friends, and everyone who supported me. May kindness return to you all hundredfolds. God bless and stay safe. Thank you. Thank you so much. And on behalf of the Voice of the Youth Network, founder, voice master, Pocholo De Leon Gonzales, our power voice girls, si Bryan Dave Perez, ating managing director, and si Miss Kim Isabelle Dignadice, our voice of... voice, ano ba yun? Voice by... Sige, go. Voices by Dice. Voices pala. Iniiwasan ko kasi yung voices by Kim kasi iba yun. Voices of Dice pala, no? Ayan. So on behalf of the team, the Voice of the Youth Network, ako po si PapaLem, your voice papi, ang executive director and station manager ng Voice of the Youth Network na nagsasabing, Carlco, believe kami... Sayo. Thank you so much. Thank and so hope much. To see you around the, di ba, syempre. See you in the GMM later. Hello, Sir Choi. Ayan. Thank you. Bye-bye for now. Thank you, guys. Thank you. Always keep trying, guys. Bye-bye. Always keep trying. Thank you so much. Napakagandang mensahe, no? Kabuang talk nga niya is the art of trying, di ba? Yun nga din yung parang pinapractice sa ating sa Certified Voice Artist Program. And lalo lang dito sa Voice of the Youth Network, lahat ng mga nandito ngayon are all volunteers and they are trying, di ba? They are best then to become the positive social change through media and ICT. Wow. Yes. Ano ko pa? Ang dami talaga opportunity sa technology ngayon. Totoo. Especially that yung generation natin is so inclined with technology yes. and development as well. Mm-mm. Ikaw ba, Madam Kim? Ano yung... Madam talaga... Madam... Sige, go teacher, meron ka bang, Papa. Like, meron ka bang mga kahiligan talaga sa technology? I mean, for in your background na hindi nasasabi sa amin? Technology per se na parang yung... Pareho sa field ni Sir Carlco earlier, wala. Yung mga engineering or architecture, wala. Mm-mm. Yung technology wala. Lang in a sense na, I'm a communication graduate, mass comm, Bachelor of Arts in Broadcasting. So yun sa production and yun, so gumagamit namin ng mga... Bagay na ba? Bagay na bagay ka sa VOTY talaga. Sige. Mm-mm. So yun. Yung dahil mass tapos communication. Tapos I like yung mga nagmerge na, 'di ba? Like mentioned earlier na gusto niya matap yung government sa LGUs, sa proposed app niya sa LGUs. Maganda naman na yung minds at yung technology mismo minermerge siya sa efforts ng LGU. So it's a beautiful effort and also a very maganda siya for the society and for our country, di ba? Kapag na-utilize talaga. True. Kaya yung talents mismo natin para magagamit natin mismo sa Pilipinas. Tama. Yeah. So like I said, it's a whole of community approach, no? Sa pag-ano ng problema. Yes.
If wala tayo sa katungkulan, sa LGU man, sa SK ba yan, o kahit anong organisasyon, like Carco is an independent product designer din naman, yes, na gumagawa ng movement, we can still do, di ba, our best to share our skills para nga dito sa ating mga advocacy. So, congratulations, and hindi na tayo magbe-break, diretso na tayo sa ating next segment. Ito na yung final segment natin.